lungsod ng Maynila. Ampong sa gigilid ni Raja Suleiman, inaanak ni Magat Salamat, sinuplayan ng talya-talyasing lugaw ni Dato Kitunggatang, pinaghele at inuboy-uboy sa duyan ni Bonifacio, Jacinto at ng Makatang Huseng Batute. Kinidnap ni Asyong Salunga at tinuruan ng good manners and right conduct ang anak ng tundo sa banda Rine, si Rene Jose. Dito sa Pitunggatang, sa tabi ng huyan, makasaysayan na kung nalalang ito ay chismis na pag-uusapan lang. Yuliyo, walang labis, walang kulang. Direct from the Iberian Peninsula, iniluan ng Vulkan Krakatoa. Sumadsad sa pagpang ng Zambales, sinalpok ng alon at ipinagkampasan sa dalampasigan ng Obando, Bulacan. Estudyante ng Santo Niño, naglagari sa Madrid, San Nicolas, Dos Castillas, at Don Quixote. The one and only, Hijo de Relámpago, El Torito, sa Bandarian, Señor Pacheco, Niño de España. La 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 la. Hola, buenas tardes, magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng anong araw, Engineer? Ah, okay. Inaantok pa si Engineer Mora. Sandali lang. Ah, dahil, Webes, buhit ka, ano? Buhit ka ba ng kaigib ng tubig? Hindi ka naman pumipila ng tulo ng tubig, eh. Ano ka lang, eh, di ba? Naliligo ka ng mineral water. Hanip ka rin, ano? Okay, samahan po ninyo kami ngayong araw na ito ng Webes. Ayan. Ika? 28. Tama ba? 28 na po. 28 na po ng buwan ng Marso. Samahan po ninyo kami hanggang alas 5:30. Minsan pa, sa pag-atid pa rin namin sa inyo ng mga Romero-Peking mga report, Romero-Peking mga balita, Romero-Peking mga issue. Siyempre, yung report natin, magagaling po yan sa bumubuo ng reportorial team ng ating bumubuo ng DWIZ. At kasama natin sa technical side, si Engineer Mora. At sa ating sa News and Operations Center, kasama natin si Gene Cruz. Ayan, tama ba, Gene? De La Cruz ba? De La Cruz o Cruz ka lang? Cruz ka lang, Gene? Cruz lang. Wala, Cruz lang man po. Wala pong Dela. Naputol yung Dela? Ah, wala. Talagang wala. Walang Dela. Okay. Yan po ang mga kasama po natin habang patuloy kaming mag-aatid sa inyo ng mga Romero-Peking mga issue at mga balita at mga report. Ayan. Ayan na, ano na ang pinakamainit na balita natin ngayon? Ang pinakamainit natin balita, eh. Alam ko, birthday ngayon ng presidente. Ayan. Birthday po ngayon ng presidente, pero simple lang ang kanyang birthday. Wala ko hindi kabukado ng iba na nagbe-birthday ng ibang mga presidente. Siya gusto lang yan, dyan lang, sa kanto-kanto. Pakanto-kanto lang, ha? Alam niyo naman ang presidente daw, di ba? Alam niyo naman, pakanto-kanto. Mahilig lang ko sa cowboy. Sabi ng iba, cowboy. Kaya bakit hindi kaya lang pambira ang presidente, galit na galit doon sa ano? Galit na galit doon sa dalagitang binalatan. Ha? Yung binalatan ng dalagita, pinag-utos po ng Pangulo na arestuin ulit yun. Yung suspect sa pumatay sa 16 anyos na dalagita sa Cebu. Ha? Sa kanyang, kung natatandaan yung talumpati niya kahapon, di ba? Sa Coronadal City, sabi niya, nananawagan ito sa mga prosecutor na humahawak ng kaso na i-recall ang desisyon at muling ipa-aresto ang suspect. Ba't ano ba nangyari? Doon sa BF nung dalagitang binalatan. Kasi kung natatandaan nyo, noong Biyernes, pinag-utos ng Lapu-Lapu City Prosecutor's Office na pakawalan ang binatilyong suspect na nasa custody ng Social Welfare Development Office.
kasi magugunita nyo, pinatay ang grade 9 student na si Silawan na natagpo ang binalatan noong Marso 11. Tapos makalipas ang ilang araw ay naaresto sa kanyang bahay ang itinurong suspect. Ngayon, yung tinurong po suspect, siyempre, binalatan, isipin nyo, binalatan yun. Pagkatapos, pinalaya. Bakit? Yun nga naman, ba't ba pinalaya, engineer? Ba't ba pinalaya yun ang nahuli? Ha? Ha? Imposibleng ang hot pursuit na 24 hours lang kasi 6 days, it's still hot pursuit. Kasi daw, ano bang naging isa dyan? At bakit nga ba hindi niyo, bakit nga ba hindi niyo kagad? Bakit hindi, ano bang issue? Bakit pwedeng hindi aresto niyan? Ba't dapat ibalik? Yan, oh, nagagalit ang presidente. Ibalik yan. Ibalik, huliin ulit. At hindi papayag ang Pangulo na ganun-ganun na lamang yan. Ayan. Yan o, alam niyo naman, ayaw ng Pangulo ng ganyang mga matitinding mga issue ng mga krimen natin na matumitindi. Lalo-lalo na po yung nangyayari ngayon sa ating mga droga. Ayan. So, sa ngayon po, ang ilan sa mga pag-uusapan nun natin. Nako, eto na naman tayo. Kaso laban sa mga national candidate na lumabag sa campaign rules. Ikinakasa na po ng COMELEC. Nako, tingnan nga natin kung sino. Kung sino. Napapangiti ka na naman, Engineer Mora. Kinakasa po naman, ha. Ikasamo nga, sandali. Ikasamo lang. Pakikasamo nga, sandali. Ikasa lang. Ayan, kinakasa lang. Hanggang, huwag ko kayo mag-alala. Hanggang kasa lang yan. Hanggang kasa. Ayan, hanggang kasa lang yan. Okay, yan po, yan lang naman ang magagawa natin. Dahil kasi, ayan po, kinakasa na po ng COMELEC ang mga kaso laban sa mga national candidate na lumabag sa campaign rule. Ang tanong natin sa mga nakikinig ngayon sa atin, marami ba na mga kandidato mula po sa lokal? Ang lokal nga lang eh, 40% sa maniwala kayo sa hindi, sa amin o wala, sa 30 pa ang ano ha, ang simula ng campaign period. Bukas pa lang. Pero maniwala kayo sa hindi, halos isang buwan na, nakabuyang-yang ang mga naglalaki, ang mga mukha nila doon. Doon sa pader namin, doon sa mga poste namin. Pero wala pa o, dapat. Kaya alam nyo na kagad na talagang tatakbo na sila. Alam na. May mga kesyo, taas pa ng kamay ni tinaas pa ni Engineer Mora yung kamay ng isa. Engineer Mora, taas mo tayong kamay ng isa eh. Ini-endorse pa kung sino-sino mga endorsement. Ayan. Katapos, eto, sasabihin ngayon, ikakasa na. Ano pa lang yan, ha? Yung national candidate, paano yung local candidates, Mr. COMELEC? Kailan yung ikakasa? Ha? Sabagay, alam po namin, hanggang kasa lang yan. Sana po, pag kinasa nyo, tingnan natin, gusto nga, tingnan ko lang, pag kinasa, ano susunod? Ayan, ipuputok nyo ba? Yun lang ang tanong namin. Ipuputok nyo ba? Pag sinabi nating ipuputok, itutuloy nyo ba? Yan, yun lang naman po. Basta wait and see lang po tayo. Wait and see lang po kami. Maghihintay-hintay lang po kami sa mga sinasabi ngayon ng Commission on Election. Na sabi po ngayon dito ay bago pa magsimula ang election period, paulit-ulit na raw po ang paalala nila sa mga kandidato. Alam po namin yon. At nagtataka nga ako kami, mentras ho ninyo paulit-ulit na ginagawa, lalo ho nilang ginagawa. Lalo na po ng mga local candidate. Nagsusumbong na po kami sa inyo, mga kagawaran ng COMELEC. Kami na po mismo nagsusumbong sa inyo. Hindi ho namin alam. Yung sinusumbong ho ba namin, may sapat ho ba kayong tauhan? Para makita kahit na wala kayong sapat na tauhan lang. Kahit isa lang ang tauhan nyo, paikutin nyo sa lugar namin. Nagkalat po. Nagkalat ang mga campaign materials ng mga kandidato na hindi pa ho dapat magdikit doon sa mga lugar na hindi dapat pagdikitan. Dikit-dikit na po. Wala na po kayong madidikitan. Yun. Yun ang nangyayari. Wala na po. Yung mga advertisement na ibang advertisement, wala na. Puro na mga muka. Nakabuyang-yang na po ang mga muka ng mga kandidato
sa local government, local election. Local pa lang, ha? Eh ngayon, ang pinagbibigyan ang pansin ngayon ng COMELEC, ito daw pong national candidates. Sana po, huwag nyo na intindihin muna yung national candidate. Tinan nyo na yung local. Punong-puno na po ang mga poste namin. Nagsalabat na po sa mga kuryente yung mga muka ng mga kandidato po sa amin. Ayan ha. Particular anya rito sa mga alituntunin hinggil sa campaign posters. Nako, yan ang nga ba eh. Sinasabi ko sa inyo eh. Bagi anya na madalas na nilalabag. Hindi lang ho madalas. Talaga hong yan na po ay naging ano. Parang sakit na po yan eh. Parang cancer na yan ano. Di ba, Engineer Mora? Cancer na po. Hindi na po yan na matataling masasabi nating madalas. Wala na. Automatic na po. Parang ano na yan eh. Ano tawag natin doon? Parang automatic na bukol na ano na lang yan eh. Butlig na nandiyan na lagi yan. Hindi nawawala. Parang tagyawat na nandiyan lagi yan. Ayan. Ayan o. Eh, target hoan niya ng COMELEC na makapaghain ng isang kaso kada rehiyon. Naku, huwag na rehiyon niyo pa. Eh, dito nga lang sa Metro Manila, baka maubos ang oras niyo. Mga kagawaran ng COMELEC. Gayunman, bigo naman anya sila na mapabilis ang paghahain ng kaso dahil isinasaalang-alang anya nila ang pagsunod sa due process. At naging abala din anya ang kanilang mga lokal na tauhan sa paghahanda para sa nalalapit na halalan. Ewan ko po. Maghihintay po kami. Maghihintay po kami dito sa kinakasan ninyo kung ito po ay mananatili lamang pong nakakasa o itutuloy po ninyo. Nakagaya, ayan, ganyan po ang hihintay namin. Kung itutuloy niyo po, baka hanggang doon lang po. Ha? Agad dyan lang po. Dumating na po ang eleksyon, nagbibilangan na. Kasa pa rin. Ayan, nagbibilangan na. Ayan na. Hinihanal na. Agad doon lang po kami. Hanggang kasa na lang kami. O di, sanay na kami. Di, puro kasahan lang. O di, takutan lang. Wala rin natakot. At wag mo kayo maglala. Sa darating na eleksyon ulit, as usual, the same thing. Yun ang makikita natin. The same thing. As usual, wala ko tayo makikita ng pagbabago kapag ganyan, na ganyan lang tayo, kakasa lang tayo ng kakasa at hindi natin ipuputok. Hindi natin may isa sa katuparan yung pagkakasa natin. Ayan. At yan po ang lagi namin nakikita kapag may dumarating na po ang eleksyon. Eh, sagana ho tayo sa kasa. Ikinakasa na po namin, pero hindi ho namin maiputok. Nakalagay lang po ang aming nakalagay pa rin ho sa sukbot namin yung baril. Ayan. Kung baga sa ano, para ka nanguhuli, hindi mo mailabas yung baril. Di ba? Lagi ka lang, uli ka namin! Lagi ganun ang baril. Uminto ka! Tuloy-tuloy din ang takbo. Hinto! Hindi ka hinto! Diwag! Parang ganun lang. Kala ko, hinto ka kasi. Tinatakot ka lang. Kaya takutan lang, wala. Nananakot lang. Ewan ko. Sana po naman, makita po namin ang katotohanan at ang pagiging seryoso ng COMELEC sa isyong ito. Magbabalik ang doble banda, sandali-sandali po lamang. Rene Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, Rene Jose, doble banda, doble ganda. Para sa inyo mga text messages, ang aming text line, 0918-350-2378. Philippine Standard Time, 46 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Señor Ray Pacheco. Ito ang doble-doble banda. Okay, tuloy-tuloy kayo sumusubay boys sa doble banda. At ang 2019, ngayong araw na ito ng Webes, sa pangalan pa rin ni Karen Jose, si Señor Ray Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso. Hanggang alas 5:30 po tayo ng hapon. May report tayo na tagapin. Mula po sa aming kasamang si Jill Resontok. BWIZ Patrol! Patrol 7, go ahead. Jill? Turing na breakthrough o napakahalagang development sa kampanya naman sa illegal drugs ang napamalaan. Ano, ulitin mo? Napaka ano?
napakahalagang development sa kampanya laban sa illegal drugs. Uh-huh. Ng gobyerno ang pagkakasama sa drug watch list ng 31 celebrity o artista sa bansa. Oo, oh, pero mo... Ang sinabi nitong senior congressman na Jericho Nograles na immediate effort ito ng gobyerno para maipaabot sa mga artista, judge, prosecutor, at iba pang personalidad na iwasan na ang paggamit at pagtulak ng illegal na droga. Iwasan na? Sino nagsabi nun? Si Nograles. Binaiiwasan lang niya? Oo. Pwede mo bang pwede sabihin ba natin niyang iwasan niyo na? Pwede ba yun? Pwede ba natin sabihin lang iwasan niyo? Eh kung nandiyan yung mga nagbibigay ng drugs, ang matay, ang hulihin natin muna yung nagbibigay ng, yung may pakana ng drugs. Nahuli ng PIDEA ang problema eh. Oh. Ayaw naman pangalanan niya artista eh. Di ba? Ang hirap naman. Kaya hindi ko makuha yung salitang iwasan eh. Hindi yung maiiwasan kung nandiyan lagi. Pagbira naman. Nakuha na, senyor, yung nagsusupply, di ba? Nakuha na yun. Bakit? Natigil ba nagsusupply? Natigil ba, Jill? Natigil ba yung nagsusupply? Hindi, kahit na sabihin natin, nahuli ang isang nagsusupply, ubos na ba? Sabi nga ng presidente, niya umamin siya, dumala pa raw eh. Di ba? So wala na yung deadline na 6 months, 1 year. Tama, naubos na ang deadline ng Pangulo. Actually, wala na. Hindi, ito bibigay ko sa iyo. Ito mabigat na itong latest na nakuha natin na mukhang sumusuko na ang pulis sa paglaban sa illegal na droga, ha? Yun ang mabigat. Sumusuko na. Iba na yung linya ni presidente ngayon. Di ba lahat tayo, lahat ng mga presidente ng Pilipinas, pag umupo, lagi silang merong advocacy. Meron kaming gyera laban sa kahirapan. Sumuko na yung mga presidente na nagsasabing na lalabanan namin yung kahirapan na yan. Wala, paano sumuko. Paano kaya yung pangako, senyor? Magiging pangako ba ngayon bago matapos ang termino ko? Mas malaki. Yun ang hindi ko alam. Kaya nga, mabigat ngayon si presidente naman, si Presidente Digong, siya naman ang kanyang advocacy ay kailangan labanan natin ang makipagdigmaan tayo laban dyan sa droga. Pero habang nakikipagdigmaan ang Pangulo sa droga, mukhang natatalo yung kanyang pagkikipagdigmaan dahil lalong dumadami at kung sino-sino pa nasasangkot at kasama sa nasasangkot yung isa sa kanyang mga katauhan pa, di ba? Diba? At wala nang deadline. Oo. Sinabi niya na wala nang deadline ngayon. Ngayon birthday niya. Di ba birthday niya ngayon? Birthday niya ngayon, di ba? Birthday niya ngayon. At kaya ngayon, kung wala nang deadline, ibig sabihin, nasira ang Pangulo dun sa kanyang focus, di ba? Yung kanyang forecast pala. Yung forecast niya Anim na buwan lang yan. Kaya kong tumbayan. Ayun, ayan ang nangyari. Unlimited supply na ng shabu. Oo, mukha. At saka kukuin yung dumarating sa matindi na. Mas lalong tumitindi, di ba? Para bang, mentras mo pinipigil, lalong nanggigigil. Di ba? Hindi nang iisda nakikita sa dagat. Isipin mo yan? Cocaine? Ang lumulutang? Dati-dati sa sa lupa lang binibenta ngayon. Iyon. Na sa dagat. Oh, biro mo dagat na. Ang usapan. Okay. Nawawala na yung report ko. Sige lang. Hindi. Kaya nga. Ano pa man ay marami ng artista na nasasabi sa droga pero kadalasan daw dinadaan lang sa chismis o blind item. Uh-huh. Hindi dapat anyang magbulag-bulagan dito ang pamahalaan suportado ng kongresista pagkos sa publiko ng turang listahan na para sa kanya ay hindi pagdabag sa human rights dahil sa kakulangan ng ngipin ng batas na mahinang justice system. Ganyan pa man, aminado ang kinatawan na mahirapan ang mga otoridad na isailalim sa drug testing ang mga artista. No. Lalo't voluntary lamang ito hanggat hindi sila nahuhuli ng akto. So ganyan ang sitwasyon na sasabi ng kinatawan na pwede raw pangalanan na yan ni Aaron Aquino. Total, may co-signal na si Duterte sa narco-politicians. Ano, hinihintay doon sa iba. Bakit yung artista parang say sacred cow? Yung hindi pa pinapangalanan ni Aaron. Ang ibig sabihin, pag artista, hindi pa pwedeng galawin. Parang gano'n? Parang gano'n yung dahil artista sa, yan. Yan ang hinahangaan natin. Yan. Siyempre, sino ba nakapaligid sa Pangulo mga artista, di ba? Oo. So dapat ang pangalanan yung mga artista na rin. Huwag daw i-consider yung mga artista. So hanggang ngayon ba, hindi pa ba pinapangalanan yung mga artista na yan? Hindi, at linya nila, di ba, sabi, pag nag-green light daw si Presidente, saka daw ilalabas. Hindi pa rin binibigyan ng green light ng Pangulo? Validation pa rin daw. Ano? Iba-validate pa rin ng PIDEA yung mga pangalan. Yung mga pangalan, okay. Parang kamukha din ng mga kandidato. Pero yung mga kandidato, na ipayag na, di ba?
Oh, pero meron may second batch daw, senyor. Oh, may second batch pa. Oh. Mm-hmm. Pero artista, kasi di ba maalala... Eh, kailan yung mga artista? Ito mga takbo rin yung mga ilang artista sa... Tama, Rokoso, tama. Diba? May mga ilang artista din. Baka magpagkamalan din sila. Kaya in fairness, kailangan mapangalanan talaga. Kasi yung mga tumatakbo na ano eh, sa mga local local government unit, diba? Baka mapagbintangan yung mga yun, wala namang kasalanan. So dapat talagang mapangalanan kung sakali yung hiling itong kongresistang ito. Pangalanan kung may ibigay. Tino mo yung nangyari doon sa ano, yung binalatan, di ba? Pero tino mo, ang gusto ng Pangulo, hindi ko rin maintindihan ito, bakit pinawalan yan, di ba? Yung pumatay ng ano, yung natatanda mo, yung pumatay ng Dalagita, na binalatan pa ang mukha? Sabi yata, ni Duterte, continuing crime principle, dapat di pinakawalan. Ha? Hindi pinakawalan? Oh, pero... Dapat kaya, di pinakawalan kasi continuing crime. Bakit ba pinakawalan? Bakit ba pinakawalan? Ano bang, nagulat ako doon, bakit pinakawalan? Ay, hindi ko malaman, senyor. Pero ngayon, pinababalik ang Pangulo na dapat kunin, ibalik nyo sa kulungan yan. Baka sa prinsipyo ng due process, kaya napakawalan yung nag-umatay. Hindi pala ang due process natin, ano? Hindi ko maintindihan, ano? Binilatan na, halos nagkadurug-durug na yung tao, katapos eh, ganun lang ang gagawin, ba, binawalan lang? Sa anong dahilan? Sinabihan daw ng palasyo yung ano eh, sila bang nag-handle ng kasong yun. Oh. I-report na ganun na... sinabihan yung judge ba na ano ba nangyari dyan para nag-verify sila kung ano nangyari, bakit nakawala yung suspect. Sa kabila ng napaka-brutal nga, parang extraordinary yung ginawang pagpatay na talupan pa ng mukha, etc. yung biktima. Napaka-brutal na sinagad talaga yung killing, sistema ng pagpatay, talagang ibang klase. Sinabi ng palasyo, inaalam kung bakit nakaganon. Sinabi ng Pangulo, yung principal of continuing crime na may nagsumbong, na ituro, pwede i-apply yun, kaya hindi dapat pakawalan yung suspect, yung sabi ng palasyo. Kasi iniisip ng Pangulo, naniniwala daw siya na ang kasong pagpatay kay dyan sa ano na yan, sa bata, sa ano na yan, 16 anyos na Dalagita, dahil sa ano, resulta na yan ng ano, ng droga, di ba? Illegal na droga din, di ba? Sabi niya, sabi yata ni Presidente Ron, parang demonyo yung pumatay niyan. Yung gumawa niyan. Yung recall kong pagkakasabi niya na, hindi ordinaryong ano na yan, talagang drugs daw yun nangyari. Okay. Drugs yung, kaya napatay na yung gano'n yung tumira. At sinabi pa nga niya, yung nagpapakita lamang talagang lumala pa ang problema ng bansa sa illegal na droga, di ba? Ewan ko, siya na rin na nagsasabi niya, na? Ang Pangulo na. Wala nang deadline. Oo nga, kaya nga. Siya na rin kasi nagsasabi na lumala ang problema mentras nagkaroon ng campaign, lalong ng campaign na talagang labanan natin yung pinagbabawal na gamot, parang nanggagalaiti ang droga, di ba? Mentras mong hinamon ng Pangulo, parang lalong hinamon din tayo, di ba? Parang hinamon din ng Pangulo. Ako? Hinahamon mo na nalulutasin mo problema ko, tingnan natin. O yan, parang ganun, di ba? Nagdagdag ng supply pa. Nagdagdag ng supply. Nagdagdag yung supply habang pumabahan ng si Duterte, dudurugin ko kay lahat. At hanggang ngayon, papatayin ko kay lahat. Ayan. Lalong dumami yung supply. Mentras napapatay natin, lahat puro papatay ng Pangulo, di ba? Bukang maraming namamatay, Dumadami naman ang supply. Ano ba na nangyayari dyan? Unlimited supplies. Yan. Dati sa customs isa. At dahil dyan, kinakabahan na tayo. Kinakabahan na rin ang mga pulis natin. Dahil nagpapahayag na sila na mukhang suko na sila. Suko na ang pulis sa paglaban sa illegal na droga dahil sa patuloy na paglaganap nito sa ating bansa. Biro mo yan? At saka yung member nila mismo, yung nampulis, kasang kontinit niya mga drugs. Pero sabi naman, tiniyak naman ni, ano, nitong National Capital Region Police Office natin na paigtingin pa raw nila. Ano mo, tagal ko na narinig yung paigtingin na yan eh. Ilan taon na ba? Taon-taon na lang. Paigtingin. Pag susunod na taon ulit, paigtingin. Ayun pa rin. Di ba? Ganun pa rin ang nangyayari. Sabi ngayon ni Chief Guillermo Elizar, kailanman hindi paghihinayaan ng loob ang pulisya na labanan ang problemang ito. Ikaw lang nagsasabi niyan. Pero yung paano mga tauhan mo, hindi mo na nalaman, di ba? Ninja Cops, Yung mga pinagbabatokan niya. Hindi mo masasabi na, hindi natin masasabi yan. Ang hirap kasi na magsabi ka eh. Ang tanong, nababasa mo ba ang kalooban ng mga kasamahan mo? Kung ganun nga ba? Lalo na pag sinasabi mo, ano? Lalaman tayo, di ba? Alam mo, kakasabi kita. Di ba lalaban tayo? Sasagot yan. Yes, sir! Pero wag ka. Lagyan mo ng konting sa likod.
Hindi ko nakakaya. Kundi lang ano, natatakot lang. At saka yung pinapulis, di ba yung pinapagalitan niya? Oo, oh, pinagagalitan niya. Yung mga nahuli, hihingan ng pera. Ayan, ayan. Wala na kayong kasa, magbayad na lang kayo. Ayan. Yung mga ilang pulis, yung mga cotton cups lang ano, yung ninja cups. Okay. Ninja cups pero ano, pinagmamalaki naman ni Elezar, ha? Na malaki ang naging pagbaba ng krimen simula ng ikasayang war on drugs ng pamahalaan. Okay ka diyan? Iyan ang kanyang sinasabi. Iyan ang pinagmamalaki naman niya. O iyan naman ang pinagmamalaki niya. Ikaw ba naniniwala? Naniniwala ka ba? Hindi pa rin ligtas maglakad sa kalde. Okay nga, pero... Iba yung mga sa TV, napapanood mo mga Rising Intended. Yun ang sabi niya. Hablutin yung bag, tapos okay, babarilin sa ulo yung... Iyan nga. May mga ganun pa rin eh. O, kaya nga, pinagmamalaki niya yan. Pinagmamalaki niya na malaki ang naging pagbaba ng krimen simula ng ikasa ang war on drugs ng pamahalaan. Okay. Kailan pa yun sa QC na nag-cellphone? QC ba yun? Manila nag-cellphone yung kailan lang? Kailan lang? Hinatak yung cellphone. Oo. O hinatak yung bag, nakasakay sa motor. Oo. Oh. Eh, ayos. Patay na, di ba? Kung baga, tsambahan. Pag nakatayo ka dyan, nag-cellphone ka. Oo. But, siyempo ka na riding in tandem, tapos ka. Kaya nga mabigat din. Nakaw cellphone mo. Okay. Okay na ako. Sige, maraming salamat, ha? Jill Reza, ng ulit para sa DWIC. Yung pinanto na lakas, walang sigurado, tapos sabi sa komentaryo, numero na. DWIC! Magbabalik po ang doble banda sa dali po lamang. Rene Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, Rene Jose, doble banda, doble ganda, simply lovable. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378. Philippine Standard Time, ganap ng alas 5 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Señor Ray Pacheco. Ito ang doble-doble banda. Okay, 6 minutos na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Alam nyo, ewan ko ha. Ito mga, sa mga artista lang, ewan ko eh. Ito, meron tayong report dito sa mga artista, no? Dahil pagdating sa droga, ha? Dapat daw magkusa. Ewan ko ha, kung kayo isang ayon dito. Dapat daw magkusa ang mga television o TV network at ang mga film industry na magsagawa ng internal cleansing para linisin ang kanilang hanay. Paano kaya gagawin natin? De, magkakaroon siguro tayo ng bawat isa sa atin dito, magkaroon din ng mga drug test. Siguro naman, no? para mapagbigyan natin itong kahilingan ng Philippine Drug Enforcement Agency na ng Director Aaron Aquino. Dahil nga nabulgar nga na may mga artista na kabilang sa listahan ng mga sangkot sa illegal na droga. At kailangan magsagawa din ng sorpresa at mandatory drug testing ang mga TV network. Posible nito, maganda to, ha? Maganda itong panukala na yun, para at least hindi yung ganitong tinatakpan natin itong kaso ba artista, tatakpan natin. Hindi natin ibubulgar at masisira ang kanilang karir. Ba, nakakahiya naman nata yan. Marabang nagkakaroon ng exemption ang droga. Exempted para sa mga artista, wag naman. Maari naman anya na gawin itong privado o confidential. Alam mo ko tita makatwiran nitong sinasabi ni ano ha ng ni Pedea Aaron Aquino ha. Dahil ilan na tayo natatanda natin? Ilan na mga nalaman nating artista ang nasira sa droga? Na yung kanilang kasikatan biglang bumagsak dahil sa pagkalulong nila sa droga. Bakit hindi habang panahon habang maaga pa? Kung makikita ng bago pa sila malulong, baka sakaling mabago, di ba? Tama ba Engineer Mora? Kung ganito ang gagawin, na magkukusa ang mga television at mga network na tulad mo, Engineer Mora, dapat isailalim ka sa drug testing. Ano malay ko? Ha? Si Señor Pacheco, ayan o, pahigwa ako dyan na maaaring gawin ito na isang confidential na hindi po ilalabas sa publiko ang resulta. At plano rin anya, pero siyempre, pag alam na natin, dali mo ha, si Engineer Mora, si Señor Pacheco, nalaman natin positive. Eh, ba't pa nanatilihin nyo pang nagbo-broadcast dito yan?
na tungkol sa droga, katapos siya pala nasa ilalim ng pinagbabawal na gamot, di ba? Ano ang credibility niya? Nakakahiya naman. Plano pa rin niya ni Aquino, nasulatan na po ang mga kinakulang istasyon, okay? Mukhang makatwiran nito para sa akin, ha? At kumpanya, para formal nitong hilingin ang naturang hakbang. Kasi, ilan na bang mga artista ang nananaman natin at mga nasa media ang nalulong sa ganyan, na nasira ang kanilang career dahil po dyan, dahil hindi na agapan. Pero kung merong ganitong gagawin, gaya ng suggestion na yan ng PDEA, palagay ko malaking tulong ito, ha? Para at least yung mga may career, biro mo, nandun ka na sa maganda mong career, kitas bigla kang nagkakaroon ka ng problema dahil sa droga, de maaaring makatulong ito para at least may isaayos ka muli. Ha? Di ba? Ganoon naman yun eh. Para may isaayos ka ulit at matuloy-tuloy yung karir mo. Kaya marami yung bumabagsak eh. Mga nganta, natatanda ko pa yan. Ang dami. Bakit nagkaganon? Eh dahil nalulong sa droga. Sipin nyo yan. Yan yung mabigat dito sa mga artista at mga kilalang mga awit, mga nasa media, na ilang mga nasa media po ha. Hindi po natin nila lahat. Na sa mandaling salita, sa nakikita po natin ngayon, isipin nyo, ilan na yung todas sa war on drugs? Halos 5,332 na, senyora. Ha? At ngayon po ay talagang mainit pa rin ang Pangulo dito sa droga. Kung kinakailangan daw, sabi niya, gusto niya hanggang matapos ang kanyang termino, gusto niya niyang matapos itong problema na ito sa droga. Pero nagtataka kayo, no? Mientras na sinisikap ng Pangulo ngayon, itong kanyang advocacy na lutasin ang problema, labanan ang problema ng droga, lalo lumalawak, ano? Ha? Nakikita na natin gano'ng kalawak, di ba? Ngayon natin nakikita gano'ng kalawak po ang droga. Sipin nyo, mula sa mga congressman, mula sa mga hinahangaan nating mga artista, hindi natin nakalain na hanggang sa mga pulis na siyang umaaturga sana dapat dyan. Aba, hindi natin nakalain mong, akatapos may mga ilang mga general, isipin mo yan, na kasama pala dyan. Aba, parang tayong totoong nanonood ng sine. Na, di ba may mga pelikula tayo napapanood, General Mora, na mga nasa involved ng droga, kaya pala hindi masawata, ay dahil mismo yung mga namiminuno na dapat na sila ang gumawa ng paraan para masawata ang pinagbabawal na gamot, sila pala nasa likod niyan. Di ba? Ganun yan eh. Yun ang mga nangyayari. At katotohanan pala yung mga napapanood natin sa sine. Okay, meron pang nagdagang report tayo. Mag-uumala naman kay Patrol 7. Magbabalik si Patrol 7. Gil Lozado. D-W-I-Z Patrol! Okay, go ahead, okay. Gil. Ikaw ba? Dinangang ka naman sa drug test? Dapat daw, Dan. Mag-drug test ta. At para sigurado tayo, baka mamaya, baka nagre-report ka rito, wala ka sa ulog. Ha? Kasi yan ang order na ngayon ng ano, ha? Yan ang nakakasira. Totoo naman. Di ba, dami na natin nakita ang ganyan, ha? Nasira. Meron din tayo kilalang mga reporter, di ba? Meron din na mga nagbago yung iba, pero... Ang marami talaga. Hindi na naka-take off. Artista, marami. Artista lang ang marami. Alam ko rin, meron akong nalaman din, may mga dating broadcaster din, meron din ako na encounter na ganyan, na nasira din ng ano dyan, pero nakabalik naman, pero hindi na kasing tindi yung height ng karir niya, hindi na nakabalik. Meron ganun, pero meron naman mga nakarecover. Nakarecover nga, pero hindi na nakarecover ng dating nila sa karir nila. Pero mabae, di ba? Yung isang artista mabae ng araw mga nganta, 1960s. Mga nganta, maraming ganyan eh, na nakita natin. Ano nakarecover, pero yung itsura ng mukha parang... Halata na, di ba? Parang tanggulay na. Ayan. Kaya ngayon, ito ang payo ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency, kung maaari, magsagawa daw ng internal cleansing para malinis yung mga hanay din ng hindi lang artista, television, TV network at mga syempre lahat ng istasyon ng mga radio and TV, lahat 'yan dapat ganyan. And
TV pero and radio. Sa, ano, pero may tumututo doon sa ano, death penalty for drug-related crime. Ah, ganun ba? Kasi pag pinatay mo nga naman dahil yung mga ano, yung mga drug users, wala na pag-asa magbago. May ganun namang thought nila. Ano. Iba naman yun, iba naman yun. Ang purpose natin yun to, para nga mabigyan ng chances na makamagbago. At ang mabigat nito, kung paano natin mauhuli yung pasimuno nito. Ang mabigat, yung pasimuno ang hindi natin maubos eh. Eh, 5,000 na ang inuubos nating mga biktima eh. Pero ang problema, yung nasa likod nito, ang hindi natin maubos. Tama ba, Jill? Ang pinakamabigat, Yung, ang dapat nito yung ugat eh. Yung pinakaugat eh. Di ba ang dapat natin bigyan ng pansin? Kaya ngayon, pinag-uusapan nga ngayon, pwede ba ay itong kamatayan and ang patayin daw dapat yung mga dayuhang drug traffickers. Eh paano natin mapapatayan? Sabi mo nga nalayo niyan, taga China, taga Saudi Arabia, Indonesia at iba pang mga bansa yan. Eh pero di ba ganyan ang droga? Hindi naman nagagaling sa atin yan eh. Eh sabi nga maraming mga bansa tuloy na pareho na rin natin, di ba? Ang China ata sa... dito, mga ano lang, kasabot lang. Oo. Pero meron ba tayong hatol na kamatayan dito? Wala, no? Wala. Pero sa Saudi Arabia... Pero house bill na... Hindi, sa Saudi Arabia, yung ibang mga bansa, kamatayan ng hatol, doon sa mga napapatunayang sangkot ka pa lang sa illegal drugs, kamatayan agad. Ang merong bill sa... Wala na, hindi sa China. Ang China, pag oras na ikaw ay sangkot sa illegal drugs, patay ka agad. Patay ka agad. Regulated. Meron sa dito pa. Walang pinatatawad. Ha? Walang pinatatawad. Ha? Bill pa lang pero mukhang hindi nahabol dahil patapos na yung Congress. Yun nga. Ano yan? Gagayain ba natin itong mga bansang ito? Mga Saudi Arabia, Indonesia, na kung saan eh, pag oras na talagang sangkot ka agad, patay ka agad. Yun. Mahirap pa ipasok dito yung ano, yung death penalty law eh. Hindi ko alam. Dati nga, lahat ng crime, ang tanong, makakatulong ba kung ipairadin natin yan? Yan ang malaking tanong ulit. Yan ang malaking tanong. Balikan ko ni-report ko sa inyo. Mawala na ulit. Sige. Yung Supreme Court ay pinayagan na sa Digan Bayan na hayaan si Pork Barrel Queen Janet Lim na po ulit sa dumalo sa mga hearing niya sa Digan Bayan. May kaugnay sa PDAP scam. Okay. Sino bumayag? Ang Korte Suprema na? SCSC o Supreme Court. Kailangan kasi ng approval ng Supreme Court ang pagdalo ni Napoli sa mga cases niya pang ibang pending, plunder and graft sa Digan Bayan. Dahil siya kasi na-convict sa inyo nung mga ilang buwan na kalilipas eh. Na-convict sa first division itong si Napoli guilty. Misused ng 224.5 million pesos for the development assistance fund. So na-convict siya, so ang naging ruling ng korte, hindi basta-basta pwede siya lumabas ng kanyang kulungan sa detention cell ng Correctional Institute for Women hanggat walang go signal o green light sa Supreme Court. So ang ginawa ng Sandigan Bayan, yung mga division, sumurat sa Supreme Court na kung pwede raw, hayaan si Napoles na kung may pangangailangan ng korte na siya physically present sa mga hearings niya ng plunder, PDAP, graft, etc., ay payagan siya makalabas ng kanyang kulungan sa detention cell, no? At dalhin sa physically transport mula sa kanyang kulungan patungo sa mga divisions sa Sandigan Bayan. So yung letter na sinumita ng Sandigan, inaproba ng SC. So pwede na ngayong dumalo itong si Napoles sa kanyang mga hearings. Ang dami, hindi lang naman isa yung ano niya ron eh. Hindi lang yung plan sa... At least pwede na siya pwede na niya ipagtanggol ang sarili niya. O kasi nung araw, nung bago pa magbigay ng, hindi pa nagbibigay ng green light sa Supreme Court, na-delay yung ilang mga process ng kaso niya, hindi natuloy yung ilang mga divisions sa trial dahil kulang ng tao. Siya yung pinakahinina ng principal sa kaso eh. Eh hindi siya makalabas ng kulungan dahil walang Supreme Court yung approval. Okay. Ngayon meron na. So pwede na siyang dumalo. Wala na hadlang para umusad pa yung iba niyang, hindi lang namang isang division lang siya nakapending dito. Ang daming halos lahat ng tapliyatang division yung may pending siya. Okay. Both plunder and graft. So ngayon pwede na siyang dumalo para hindi na rin madelay yung mga kaso. Saan ko Crystal, halimbawa si Revilla, tapos si Ningo Estrada, mga caucus sa kasong plunder tidap, nagkakaroon ng konting delay dahil ayaw pumayag ng Supreme Court noong una. Pero ngayon, nung lumiyam ng Sandigan Bayan Supreme Court, pumayag na. So, uusod na yung mga kaso. Wala nang mga posibleng delay sa kaso ni Napoles naman sa Sandigan Bayan. Ito si Patrol 7, Jill Rest, sa narulat para sa DWYC. Ito lakas, balitang sigurado, tapos sa komentaryo ng Bruno. DWYC
Maraming salamat, Jill Resantok, Patrol 7. Magbabalik po kami sandaling-sandali po lamang. Rene Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, Rene Jose, doble banda, doble ganda. Chico, yo funny boy. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378. Philippine Standard Time, 19 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Sina Karen Jose at Señor Ray Pacheco. Ito ang doble-doble banda. Okay, 21 minutos na po, senyora. Makalipas ang alas 5 ng hapon, binabati natin siyempre yung ating mga regular listener natin, sina Señor Cano at si Señora, si Señorita Diding. Ayan, yan po sa May Kawayan City. Lalawigan ng Bulacan po yan. At ganoon din yung si Señor Johnny Fabiola and Company. Ayan. Ayan ha, buenas tardes sa iyo dyan. Habang patuloy kang sumusubaybay dito sa panatutunang doble banda. Mamaya ho, babati namin yung mga lahat ng mga nanonood din sa amin sa pamamagitan ng live streaming. At ako naman nyo, hindi makatkat sa isip ko dahil birthday po ngayon ng presidente. Ang kanyang talagang pinaka-trust ay ito pong, itong tinatawag nating problema sa illegal na droga. Dahil gaya na nabanggit ko kanina sa inyo, ang China, ang Saudi Arabia, ang Indonesia, at marami pang ibang bansa, di ba, Engineer? Engineer Mora? Ay kamatayan po lagi ang hatol sa mga napapatunayang sangkot sa illegal drugs. Wala akong pinatatawad. Eh tayo, nakabilanggo pa eh. Di ba? Pagkatapos, mula sa bilangguan, umexpand pa. Lumawak pa, di ba? Yung New Bilibid Prison natin, nakakatawa ho tayo eh. Tayo, nakakatawa. Ha? Kabaligtaran tayo. Tayo, parang binibi natin ang mga drug lord. Bakit kamo? Isipin mo, nakabilanggo nga doon sa bilangguan, sa New Bilibid Prison, sa lugar daw na kusanay, talagang dyan daw po na inilalagay yung mga matitinding kriminal. Pero ano ho nakita natin, di ba? Nakakatawa ho tayo. Yan ho ang kakatawa sa Pilipinas. Sa Saudi Arabia, sabi nga nung mga nakakausap natin, biski naman kayo, alam nyo na yan. Alam nyo na rin yan. Yung mga nanonood dyan sa Saudi, di ba pinupugutan ng ulo sa plaza, yung mga napapatunayan drug traffickers? Dito sa atin, ayan, binibibi, hanggang sa lumawak pa, at mula doon sa bilangguan, tumitindi pang ang drug trade. Isipin nyo, di ba? Dito sa China at Indonesia, binibigti ang mga sangkot sa droga. Sa Singapore, di ba? Binibigti rin. Ayan. Maraming Pinoy na po ang naparusahan, kung natatandaan nyo, ng kamatayan. Sa China, sa Singapore, alam niyo yan. At nagsika po ang ating pamahalaan na maisalba ang mga ito, pero hindi ho pinakinggan ang kanilang apila. So, ganun kahigpit sila, senyora. Ano lang yan, ha? Sangkot lang ho yan, sangkot. Samantalang sa atin, mga drug lord na. Ha? Drug lord na, ayun, buhay pa. Tama ba, engineer? Buhay pa at namamayagpag pa. For 10%. Yun ho ang hindi natin. Paano natin malulutas sa problema sa drugs kung ganyan tayo? Ha? O kung natatandaan nyo, may isang Pinay na hanggang ngayon ay nasa kulungan sa Indonesia at dahil sa drug trafficking din, di ba? At umapila rin sa bansa para sa kanya na huwag ituloy ang pagbitay. Pero to hindi ito directamente involved, ha? Mga nasabit lang. Pero yung mga talagang involved ho na nandun sa New Bilibid Prison, ayun, namumunini po. Kung ang ibang bansa ay nagagawang bitayin ang mga drug traffickers, kaya marami nagtatanong, bakit hindi ho sa Pilipinas? Di ba? Marami nang nahuling dayuhan na nagpapasok po ng droga at nasa kulungan na ngayon. At sa kabila nito,
Ano ang nangyayari? Patuloy pa rin ang drug trafficking ng mga dayuhan. May mga dayuhan na nilulunok ang droga. Karaniwan po yan, heroin. Para lang maipasok ito sa bansa. Sipin niyo yan? At kamakalawa, kung natatandaan ninyo, sinabi ng PDEA na lalo pang bumabangis. Sipin niyo? Bumabangis ang sindikato ng droga. Kaya mentras nila pinipigil, lalong nanggigigil. Mga mabigat na hamon talaga ito kay Presidente ngayon. Ngayong kanyang tradisyonal na kaarawan, ha? Ito po ang malaking challenge ngayon kay Pangulong Duterte. Na siya po ang nagsimula ng advocacy ito na uubusin daw niya ang droga. Pero mentras po niya sinasabi, napapatayin niya, marami sana na pong patay, marami na pong patay, pero lalo marami na rin ang droga. No? Tama ba, Engineer? Mentras marami ang patay, dumadami naman ang droga. Para baligtad, dapat. Dapat hindi ganon, di ba? Dumadami na pong napapatay, pero dumadami ang droga. Bakit o ganon? Wala akong tigil ang pagpasok nila dito. Apat na international drug syndicates ang nasa bansa at nag-ooperate na raw. Sipin niyo yan. Yan ang manakuhang mga report ng PDEA. Nararapat pong buhayin. Kaya tuloy, ito mga panukala lang, ha? Mga panukala nila ngayon. Sa kung ganitong ang bigat ng sitwasyon, ba'y nararapat sigurong buhayin ang panukalang bitay laban sa mga dayuhang traffickers. Dapat ganun ang gawin ninyo. Kung meron sa ibang bansa, hindi gawin nyo rin dito para madala dito yan. Di ba? Hindi matigil eh. Hindi naman sa ating galing yan eh. O di pag nahuli sila, tama ba? Huwag yung puro ganyan lang, kasama ulit. Ayan, ang ganyan lang tayo eh. Puro ikakasa lang. Ayon, puro ikinakasa lang natin eh. Ayan, siguro kaya hindi natin siguro mapipigilan ito. Noong 2015, meron nung panukalang batas tayo. Kung natatandaan nyo, House Bill 1213 ang isinulong sa Kongreso para bitayin yung mga dayuhang drug trader. Sa ilalim ng panukala, pawang mga dayuhan lang ang bibitayin. Ang panukalang batas na yan, kung natatandaan nyo, inihain ni Cagayan de Oro, Representative Rufus at Maximo Rodriguez. Pero hindi ho na ipasa ang batas. Dahil marami po ang sumasalansang. Hindi ko kaya, bakit maraming sumasalansang? Yun ang tanong, Engineer. Meron bang kasapakat yan? Yan ang tanong. Ha? Bakit to ayaw pumayag? Bakit merong sumasalansang? Ano ba yung sumasalansang na yan? Ha? May dikit ho ba yan sa ibayong dagat? Yan ang tanong. Kaya wala mangyayari sa atin. Okay, batiin na natin muna lahat ng mga nanonood sa atin dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Magandang hapon, Florita Lampa, Almuete, Lola Jules, hola senyor, from Hong Kong, happy birthday. Ayan, si Lola Jules po. Lucela Manawag, bumabati po kay Pangulong Duterte sila. From Brazil, ayan, si Lucela Manawag, binabati niya ang Pangulo sa kanyang karawan ngayon. Si Ronald Reza, ay naku senyor, dapat matagal lang pinarusahan yung mga campaign violator na yan. Oo nga ho eh. Luz Castillo, dapat tanggalin nila yung malaking mukha nila sa mga pader at poste. Kasi dagdag kalat. Sinabi nyo pa, watching from Singapore. Jerel Baksa, hello Doble Banda. I'm watching from New Jersey. Senon Dayandante, watching from Greece. Sa Grecia po ito. Si Iggy Pilaes, watching from Spain. Kape tayo sa inyo. Nagkakape na po ako kanina pa. Patrick Diocariza, happy birthday po kay Pangulong Duterte. Sana humaba pa ang buhay niya para harapin ang mga magiging kaso mo in the future. Justin Muyot, hola mga kabanda. I'm watching from the Netherlands. Gina Habiliana, hello senyor. Fan mo ko dito sa Macau. Maraming salamat ha. Maraming salamat Gina. Okay. Si Gigi Moore, the fact that inamin na rin ng salarin ni Silawan na siya ang pumatay kay Silawan, pero pinakawalan pa rin dahil yan ang batas ni Kiko Matsing at stupid due process ng Pilipinas yan na unfair para sa biktima. O nga no, kasi bata daw eh, below age eh. Yan ang hirap ano.
Hirasita Briones Dolores, good day. Señor Pacheco, I'm watching from Japan. Ayan, ayan, marami na. Good day, good PM, señor. Dapat implement ng bawal na public utility vehicle sa EDSA. Sa private vehicle na lang ang EDSA para malaman natin kung public vehicles talaga ang problema or naghahanap lang sila ng masisisi. Ayon kay Andy ng Rizal. Senyor, sabi nila, under COMELEC control. Pero ang COMELEC, kinokontrol ng politiko. Sa amin, dito sa Dipolog City, nag-umpisa sa 3,000 piso bilihan ng boto. Pakibati sina Telma Luna at Soylo Luna. Maraming salamat. Muchas gracias sa lahat ng ating patuloy na sumaybay at tumatangkilik dito sa ating palatuntunang Doble Banda 2019. Sa pangalan pa rin po ni Karen E. Jose, ito pa rin po si Senyor Ray Pacheco, nagsasabing, hasta mañana. Ito ang Doble Doble Banda.